Again, welcome to our virtual discussion. This is Ginoong Develos and Ma'am Dura for our discussion in health. Today, we will discuss the proper etiquette and the safety in the use of the facilities and equipment. Pag sinabi natin etiquette, ito yung mga ano ba yung tama nating pag-uugali? Ano ba yung magandang kaugalian na dapat natin taglayin? Ano ba yung mga dapat natin tandaan kapag tayo ay nasa isang facilities or gumagamit ng mga equipments? Then, syempre, ang kahalagahan ng topic na ito is maiwasan yung mga problema or yung mga aksidente. Number one na dito is yung take care in using facilities and equipment. Dapat inaalagaan natin yung facilities natin at yung equipment sa simpleng kadahilanan. Kasi ang lahat ng mga yan is kinagastusan. Ang pagpapagawa dyan, yung mga pagbili ng equipments, hindi naman libre lahat yan. Diba? Wala na nga libre sa panahon ngayon. Kaya dapat ay inaalagaan natin ang ating mga facilities at ang mga equipments, mga balls, mahal yan, mga bola. Kaya dapat binibigyan natin ng pagmamahal, hindi lang yung sports, kundi yung facilities at equipment na ating ginagamit. Number two, use only the equipment that you already know how to operate, okay? Kumbaga gamitin lamang yung mga tools, mga equipments na alam mo lang kung paano gamitin. Kasi, di ba, maaari kang mapahamak. Katulad dito, maaari kang magkaroon ng pagkakamali kapag hindi mo alam kung paano ba gamitin yung mga equipments. Kaya mas maganda is yung alam mo lang yung gagamitin mo. Ngayon is may mga trainers naman, may mga kasama ka namang mas marunong, bago mo gamitin yung isang equipment is dapat is nagtatanong ka muna or nanghihingi ka ng tulong or gabay. Number 3, be alert and aware in the training area. Kumbaga bago ka mag-training is dapat is okay ka na, nasa kondisyon ka para ikaw ay alerto. Kasi pag di ka alert o aware, maaari mangyari sa iyo yan. Hindi mo na mamalayan na yung aksidente is palapit na pala sa iyo. Okay? Makakatulog din yan para maiwasan yung mga aksidente yung pwedeng mangyari. Number 4, in performing exercises and movements in general practice, good form first. Kumbaga, kapag gagawa kayo ng mga trainings, ng mga exercises, is kailangan yung ginagawa nyo is tama or proper. Ngayon, para ma-assure nyo yun o ma-assure nyo is humingi kayo ng tulong sa mga trainers, sa mga teachers, or sa mga kasama nyo na matagal nang ginagawa yun. Kasi pag hindi na-practice yung pinakatamang gawain is maaaring mali yung magawa mo at maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Number 5, bring back all the equipment in the place after use. Kapag kung saan mo kinuha yung equipment, dapat dun mo din ibinabalik yon. Kumbaga, ayan is para maiwasan din yung mga maaaring kapahamakan or pagkasira ng equipment. Malinaw? Kaya dapat is kung anong kinuha or kung saan kinuha ay doon din ibabalik ang mga equipments. Number 6, do not hug the equipments. Ibig sabihin, huwag mong angkinin or huwag mo patagalin sa iyo yung equipments kasi ang mga kadalasan, ang mga equipments is limited lamang kaya umiikot yan. May mga kailangan ding gumamit. Ngayon, kapag alam mong tapos ka na, is maaari mo na siyang ibalik or ipahiram naman sa mga nangangailangan or mga gagamit pa. Number 7, return the equipments properly and leave the venue clean. Kumbaga kung gaano mo siya nadatnan na malinis is ganun ka din aalis. Malinis mo nakita, malinis kang aalis. Dapat wala kang naiwan na kahit anong mga kalat or mga equipments na hindi nakalagay sa tamang lagayan.
Number 8 is check yourself and practice proper personal hygiene and care. Kaya napakahalaga nan bilang isang tao kahit hindi na lang bilang sa sports na marunong tayong alagaan ang ating sarili at magkaroon ng personal hygiene para hindi nakakahiya sa mga maaring makaamoy sa atin or makakita na nanggigitata tayo or madumi tayo. Kaya dapat mayroon talaga tayo nan para maiwasan na rin syempre yung pagkakasakit. Number 9, move on the doubles. Do not loiter around the venue or hang on to the equipments doing nothing. Dito is dapat is bago tayo magsimula ng mga activities or mag-engage sa isang activities is kailangan na sa condition muna tayo. Then as much as impossible is hindi natin hinahang on or hindi natin pinapatagal sa atin yung mga equipments. Kasi nga, di ba sabi ko kanina, naikot yung equipments. Maaring may mga nais gumamit nun. Then again, sa 9 is, dapat is nasa condition na kapagpahinga tayo ng maayos bago ang mga activities na gagawin natin. Then last number, as a general rule, always be nice. Napakahalaga na si sports is marunong tayo magkaroon ng pakialam, ng care sa ating mga nakakalaban. Marunong tayo maka-appreciate ng mga bagay-bagay at syempre is marunong tayo tumanggap na ating pagkatalo at nandun pa rin yung samahan at walang nag-aaway tuwing mayroong mga sports. Ay yung ilan sa mga tinatawag na proper etiquette na kailangan nating taglayin para syempre maiwasan ang mga away, mga kaguluhan, kapahamakan at ma-enjoy ng lubusan ang bawat sports na ating sasalihan. At doon na nagtatapos ang ating lesson. Thank you for watching. Huwag mo kalimutan ang mag-subscribe para palagi kayong updated or palagi kayong matuto. Okay? Pwede nyo rin pindutin ang bell para palagi kayong updated. Thank you and God bless.